Karindirya ang negosyo ni na Regine. Bagamat alam nilang kailangang magtipid ng tubig dahil sa El Nino, hindi nila ito magawa dahil marami silang pinaggagamitan ng tubig sa karindirya. Kasi pagkainan, dapat malinis ka talaga. Kaya maya't maya, nagpupunas, naguhugas ng mga plato, ng mga baso. Nandyan yung sanitation, proper sanitation talaga. Para makatipid, bumabawi naman siya sa ibang paraan. Dati, yung mga mura-mura pala yung tubig namin, kung naglalaba kami, tapos tatlong beses kami nagbabanlaw. Ngayon, dalawang beses na lang, tapos konting-konting tubig na lang. Dahil sa patuloy na pagkonsumo ng tubig na sinabayan pa ng El Nino, bumaba na ang antas ng tubig sa malalaking dam na binabantayan ng PAGASA. Pinakamalaki ang nabawas sa Magat at San Roque, pero hindi na umano ito nakagugulat. Magat Dam, meron po kasi, malaki kasi yung service area niya doon sa Northern Luzon. Meron mga season na sinusunod, yung cropping season na sinusunod, that would really require yung pong pag-drawdown ng tubig from our dams. Ang Angat Dam na nagsusupply naman ng tubig sa Metro Manila, bumaba ng 0.25 meters. Nasa 210.08 meters na lang ito ngayon, pero malayo pa ito sa minimum operating level na 180 meters. Noong nakaraang El Nino, labis ang ibinaba ng tubig sa Angat. Matatandaan na sa mga panahong ito, nahirapan ang maraming residente sa Metro Manila dahil sa kakulangan sa tubig. Paliwanag ng PAGASA, bagamat magandang balita na mataas pa ang level ng tubig sa Angat, hindi pa rin dapat makampante ang mga consumer. Pag mainit po, so definitely mataas din po yung rate ng evaporation, and that also constitutes doon sa losses within the watershed, within the dams. Medyo significant din siya kasi open space yun, ano? Una nang sinabi ng Department of Agriculture na kung ikukumpara sa mga nagdaang El Nino, hindi talaga ganon kakritikal ngayon ang antas ng tubig sa mga dam. Pero dapat pa rin isaalang-alang ang labis na kakulangan ng ulan sa maraming lugar sa bansa. Katunayan, nitong nakaraang buwan, 14 na lugar na ang nakararanas ng meteorological drought. 10 lugar ang nasa ilalim ng dry spell, habang 17 ang may dry condition. Tansya ng PAGASA, lalagana pa ito sa mas maraming lugar sa bansa sa katapusan ng Pebrero. Mga bagyo ang sinasabing muling magpapataas ng tubig sa mga dam. Pero kakaunti ang inaasahang bagyo sa mga susunod na buwan. Pero may mga thunderstorm na nagdadala rin ng malakas na ulan. Sakaling mangyari ito sa panahon ng El Nino, payo ng PAGASA, sahurin ang ulan para magamit bilang panglinis ng palikuran, panglampaso o sa iba pang bagay na nangangailangan ng labis na paggamit ng tubig. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.